ipagpatuloy at pagandahin lalo ng bagong departamento yung ating database tungkol sa mga women OFWs. Salamat po sa katanungan niyo niyan, Senator Luis Ontiveros from Quezon City. Yung ipagpapatuloy po yung pag-audit ng mga gender workers doon sa abroad. Wala po tayong ipagpapatuloy kasi wala naman po silang ganong data dati. Wala silang ginagawang ganong dati. Pabaya po sila. Supalpal ang inabot ni Senador Riza Ontiveros matapos nitong makisawsaw sa usapin ng mga OFW na kasalukuyang si Senador Rafi Tulfo ang chairperson on migrant workers. Tinalakay kasi sa Senado ang samot-saring problema na kinakaharap ng ating mga kababayang OFW na tila sa mahabang panahon ay napabayaan ang ating tinaguriang mga makabagong bayani ng panahon. Saad pa ng mga netizens kung hindi pa naging senador si Rafi Tulfo ay tila hindi mabibigyan ng pansin ang mga hinaing ng mga OFW na sa mahabang panahon na panunungkulan ni Riza Ontiveros, 10 ng mga kasamahan nito sa Senado ay naging bulag at pipi sa sigaw at pagsusumamo ng mga kababayan natin sa ibayong dagat. Hindi naman maiwasan ng mga netizens ang supalpalin si Ontiveros sa pakikisawsaw nito at hayaan na lamang anya si Senador Rafi Tulfo ang gumawa ng agarang aksyon. Kinakalampag na ni Idol Rafi Tulfo ang Senado. Mabuhay ka, Idol. Ang mga veteranong senador ay di magkanda ugaga sa pagpila na sumawsaw. Tama nga naman, bakit hindi po ninyo ginagawa ang mga sinasabi ninyo ngayon noong nakaraang mga taon na inyong pinaninilbihan? Nagtatanong lang po, huwag mapikon. Para sa isang parehong napaka-urgent at saka napaka-mahalagang usapin na umaapekto sa ating mga kababayan. Unang-una po, Madam President, good gentleman, naantig po ako at na-impress dun sa paglalarawan ninyo sa mga napaka-dramatiko at nakakaantig din na mga video ng mga family reunification. Inilarawan po ng good gentleman na symptomatic treatment of a systematic problem. Isa pong napaka mapagkumbabang paglalarawan dun sa mga family reunification na yon, na talagang life-saving and at the same time, hindi matatawarang pagbubuo muli ng mga pamilya. At yung pagtingin din ng good gentleman na itong mga napakahalagang pagliligtas sa ating mga kababayan at pagbubuo muli, pagkakaisa muli ng kanilang mga pamilya ay bahagi ng isang systematic problem. So lalo po akong nagkakaroon ng kumpiyansa, Madam President, good gentleman, na gaya ng sinabi nila sa ilalim ng kanilang watch bilang chair ng ating bagong likhang komite in partnership sa bago ring likhang departamento, dadami at magpapatuloy yung ganitong mga pagliligtas at pagkakaisa muli ng mga pamilya at magiging bahagi talaga siya ng strategic na pagbibigay ng solusyon sa sistematikong problemang ito. Unang tanong po, Madam President, good gentleman, napansin ko po sa mga video na tila talaga mga kababaihan, mga kabaro ko, ang nafe-feature na biktima nitong mga abuso sa ibang bansa. Which only supports the view, Madam President, good gentleman, that migration has become increasingly gendered and women are disproportionately vulnerable to abuses. Ako po ay nagsalang bilang tagapangulo noon ng Senate Committee on Women at nakatulong at natulungan, lalo na noon ng OWA ng ating Chargé d'Affaires sa Syria at ng Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs ng Department of Foreign Affairs. Nagtulung-tulungan po kami noon para imbestigahan yung usapin ng human trafficking at nagtulung-tulungan din po sa pag-rescue ng ilang mga kababayang kababaihan natin na nasadlak sa ganyang mga sitwasyon tulad ng ipinakita ng good gentleman.
Kaugnay niya, nakapagsalang po ako noon ng mga amendments sa Department of Migrant Workers Law hinggil sa pag-conduct ng gender audits at pagtatalaga ng gender focal officers sa mga migrant workers' offices. And I thank the now majority leader na tinanggap nila ang mga amyendang ito. I hope we can ensure na ito ay maimplementa ng maayos at magkaroon ng meaningful gender-inclusive programs sa ating mga embahada at migrant workers' offices. How, Madam President, how, good gentlemen, can we ensure that the new Department of Migrant Workers will help address the repetitive and common issues faced by our kababayan abroad, particularly doon po sa pag-improve ng feedback and complaints mechanisms? Madam President, good gentlemen. Thank you for your question, Madam Senator Risa Ontiveros from Quezon City, Deputy Minority Floor Leader. Leader, Madam President, unang-una po dun sa inyong katanungan, yung sinasabi niyong gender audit, at the same time, ano pong guarantee na yung mga kababayan natin ay mapoprotektahan ng mga OFWs. Yung ating pong secretary ngayon na migrant workers ay isa pong babae, at I'm very sure maging sensitive po siya pagdating po sa issue ng pananakit, pang-abuso ng mga kababayan, and I'm sure na she will not tolerate that. Agad-agad siya po i-action. And then pangalawa po, ako po bilang committee chair ng migrant workers, every now and then I'll be talking to different people, particularly mga OFWs and experts when it comes to migrant workers, para matingnan at maging maayos yung maging oversight ng aking committee para ma-ensure yung maging magandang kapakanan ng ating mga OFW, mabawasan kung habang maaari, matanggal na, matigil na yung mga pang-abuso sa kanila. Salamat po, good gentleman, Madam President. Nakikiisa talaga ako ng lubos sa intensyon ng good gentleman, at kasama nila, natitiyak ko rin po na yan din po ang intensyon ng ating bagong Secretary of Migrant Workers, na kilala sa hanay talaga ng mga migrant workers na matagal nang kumikilos kasama nila at alang-alang sa kanilang agenda. Huling tanong po, Madam President, good gentleman, sa pagsisimula po ng Department of Migrant Workers, tulad ng hiniling natin dati sa Department of Foreign Affairs at Department of Labor and Employment, maaari ko kaya nating hilingin sa pamamagitan ng good gentleman na ipagpatuloy at pagandahin lalo ng bagong departamento yung ating database tungkol sa mga women OFWs, kaugnay na rin po sa issue ng feminization of labor at feminization of labor migration, good gentleman, Madam President. Salamat po sa katanungan nyo niyan, Senator Risa Ontiveros from Quezon City. Yung ipagpapatuloy po yung pag-audit ng mga gender workers dun sa abroad, wala po tayong ipagpapatuloy kasi wala naman po silang ganun data dati. Wala silang ginagawang ganun dati. Pabaya po sila. Sorry for the word doon sa mga karinig nito, mga taga-Polo, taga-OWA. Wala po ako nakikitang ganun. Dahil kapag meron, edi sana po meron akong data na ganun, at hindi na po siguro lumapit sa akin na napakaraming kababaiyan na silang madalas inaabuso dahil nabigyan natin ng aksyon bago pa man mangyari yung pang-abuso. They don't have that. But anyway, I'll take note of that. Salamat po at in-open nyo yan, my dear colleague, and I'll make sure na meron tayong ganung klaseng sistema in place para naman maprotektahan ang mga kababaihan natin, mga OFWs, dahil sila po yung majority, the bulk of the OFWs abroad, especially in Saudi Arabia, kung saan nangyari yung karamihan sa mga inaabuso. Tama po ang good gentleman, Madam President, at salamat po para doon. Talagang overtime, kaya nga't napangalanan pa yung fenomeno ng feminization of migration at feminization of labor, dahil totoo pong dumadami, mas marami at dumadami ang proportion ng mga kababaihan na nabibilang sa hanay ng ating mga OFWs. So sa pagtatapos po, Madam President, good gentleman, marami pong salamat, at sasabihin ko pong laan din ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na makipagtrabaho sa Senate Committee on Migrant Workers para suportahan at tulungan yung ating mga kababaihan sa kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa. Marami pong salamat at mabuhay muli. Thank you, Senator Risa Ontiveros.
gentle lady from Quezon City and Deputy Minority Floor Leader. Madam President, the Minority Leader wishes to be recognized. We thank Senator Ontiveros and we recognize Senator Aquilino Pimentel Jr., Minority Leader. Thank you, Madam Senate President Pro Temp, who is our presiding officer. Allow me, Madam President, to first of all commend our colleague, Senator Rafi Tulfo, for his first privileged speech on a very relevant subject matter, of which he is obviously an expert on. So congratulations, sir, for bringing this to our attention and also opening our eyes to the situation of our OFWs, some of which we are already familiar with, and of course bringing also our attention to this new department that we have created, the Department for Migrant Workers. So with the permission of our colleague, the Honorable Senator Rafi Tulfo, may I be allowed to ask a few questions? Go ahead, Senate Minority Floor Leader Coco Pimentel from Cagayan de Oro. Go ahead, sir. Thank you, sir. Maganda po yung topic natin. Maganda ang ating speech. Yung video, dalawang klase, isang, ano bang tawag mo doon, isang thought-provoking, yung isa naman parang good news, hope, which gives us hope that there is a good future for not only our OFWs but for all of us. Ang una ko pong tanong, doon po sa video natin na napakita natin yung mga, yung una, yung mga inabuso, pinahirapan, lahat po ba yun ay natulungan na po? Either ng show ninyo or ng inyong foundation or ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas? Lahat po doon, nakita nyo sa video, yung po yung mga biktima ng pang-abuso, physical and sexual na napauwi po natin. Unfortunately, some of them preferred not to file a case against their perpetrators. Kasi nga po, dapat ang patakaranyan kapag ikaw ay naray, palimbawa, ng iyong amo doon sa abroad, ikaw po ay magsasapan ng kaso para magbayad yung amo. Ang nangyari kasi, yung ating mga workers, ayaw na nila maabala pa because they really want to go home with their families. So, kagat-labi na lang po na sinasadyos na lamang yung nangyari sa kanila para makauwi na lang. In that case, kami po mismo gumagawa ng paraan na para sila makabalik ng Pilipinas. At pagdating ng Pilipinas, in some cases, binibigyan po namin sila ng hanap buhay para hindi na po sila muling bumalik sa abroad.